So Philippians chapter 4 verse 4 up to verse 9. So verse 4 muna po tayo. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Verse 5. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. The last verse, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So yun po yung word of God. So tayo po yung sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkabase ng salita. Hinihiling po namin ang iyong wisdom and knowledge. Kung maunawaan po na mabasa po sa amin narito sa mga nakikinig po sa Facebook Live of God. Hayaan po Diyos, sanang po ang bawat mga word na sasambitin ko po Diyos ay nandun po sa iyong kalooban, God, na hindi po ang aking karunungan, kundi ang iyong kapangyarihan ang dumawi po sa aming pong kalagitnaan. At ang hayaan po Diyos na kami po mapalakas sa iyong mga salita, panghawakan po namin sa bawat araw po ng pakikibaka po namin sa gawa po ng kaaway. Especially po, God, sa iyong mga anak sa tao po ito, Diyos Panginoon. Hayaan po, God, sa iyong namin binabalik ang pinakamataas na mapuli po sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let's talk about peace of mind. Sinong kailangan ng peace of mind? Lahat tayo. So although na sinasabi natin Christian na tayo, hindi ibig sabihin din tayo dumaranas ng mga stress. Amen. Anxiety. Yes. Panic attack. Di ba ba? Amen. It is real, ibig sa mga Kristiyano. Kasi sabi na, akala yata ng iba, pag Kristiyano ka na, hindi mo na maka-experience mo ngayon. So hindi mo tayo exempted. Amen. But, wala na si brother. Joseph, tayal mo daw kasi yung salita ni Sis Darlene kanina, kaya di tayo maintindihan. So, nangyadaan natin siya. Buti na lang, mapapasubo ko. So, alam naman natin, alam mo po na makaka-relate po tayo sa mga trabaho po natin. Sis Marcel, kahit na wala niyang, parehas kami wala niyang visa, tumahan po rin po tayo sa pagiging caregiving, sa caregiver. So, ang trabaho po natin ay, para sa akin lang, isa sa mga pinakamalungkot na trabaho sa mundo. Sa akin lang yan. Kasi, yung iba hindi lumalabas, hindi ko ma-imagine. Yung nandun lang sa trabaho niya, doon lang ikot yung buhay niya na ilang taon. Wow! Yung trabaho natin ay napaka-stressful. Di po ba? Yung trabaho natin, yung pipigayin talaga na yung pasensya mo. Yung tatanungin ka ng alaga mo, araw-araw mo yan. Lunes. Wala pang tatanong si Gondon, anong araw mo yan? Yung buong araw, yung ganun lang yung usapan nyo. Tapos meron pong mga time na time out. Ilang beses mo pupunta sa CR, pero wala naman. Tapos yung iba, hindi nagpapatulog. Isa pa yun yung mga pinaka-stress sa trabaho. Yung sumisigaw magdamag, kahit na meron siyang magamot. Wala, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Yung amo ko nun parang talagang sinasabi. Ganun ba yung salita niya, nag-iba yung boses niya. Yung kahit anong pakiusap mo na tumigil siya, wala din kasi silang control, lalo na yung mga may dementia na. Kung maliit lang yung pasensya mo, baka mapatulad mo, di ba? Kasi nga nakakalungkot yung mga ibang nakikita natin sa mga videos na tinulak pa yung malaga niya. Yung Pilipino ba yun, yung lalaki na nagtulak ng malaga niya. So, minsan, natitrigger tayo eh. Kasi kung minsan napupuno na tayo, napuputol na yung lubid natin, yung lubid ng pasensya. So, kaya maraming mga tumatag ng edad 20 pa lang, 30. Okay, 50 na kasi super stress. Lalo na sa mga mata, di ba? Oo. Nakakalungkot yung mga talagang walang tulog. Tapos yung trabaho mo pa, mabigat.
Manglilinis ka pa, tapos asikasuhin mo pa yung alaga mo, walang tulugan. Yun, yun yung talagang zombie mode, sabi ni si Salma. So, lahat tayo naunawa natin yung bagsa. Kaya, kahit sabi natin ka shout tayo, tumarating yung time na wala na tayong peace of mind, di ba ba? Kaya ganyan sabi ni si Sarlene, yung nakukurot na yung alaga niya, nasisigawan niya. Hindi natin masisisi yung sarili natin minsan talaga. Kaya sabi mong mahaba yung pasensya mo, mauubos at mauubos talaga. Yung pang meron kang mga kasama sa bahay, yung alaga mo tapos yung pamilya na. So ayun, ang hirap makisama, di po ba? Kuminsan, mapalad na yung mga libad, yung mga alaga nila. Isa lang yung pakikitunguhan mo. Pero paano pag may asawa at anak pa yung alaga mo? Naku! Wala na. Kaya, kailangan natin yung peace of mind. Di po ba? Amen. Sabi na doon sa Romans chapter 4 and 5, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Dalawang beses pa yung sinabi, di po ba? I will say it again, rejoice. Pero napakahirap. Punta na tayo sa sitwasyon na yung hindi ka na makatulog sa gabi. Ano din ko si Sis Maricel last time? Yung meron na siyang insomnia. Dahil yan, kasi nawawala yung peace of mind sa isip natin. Talaga yung mga digmaan ay mas marami pa dito sa isip natin. Yung mental battle. Kaya nga maraming mga sa US, ang daming mga nagpapacheck up sa mga psychiatrist kasi nga daming mga may anxiety, stress. Ang maganda sa kanila, meron pa silang mga group, support group. For example, yung mga drug addict, yung mga gustong tagito, gusto nang magbago, nagtitipon-tipon sila, so nagsishare sila. So nailalabas nila yung mga sa loob nila. Sa ating mga Pilipino, sabay. Tayo-tayo na